Hey guys, what's up? This is Geronimo and thank you for watching this video. And for today, unbox natin itong Godox AD400 Pro na nabili ko sa JG Superstore. First of all, ikikwento ko lang yung purchase journey ko kasi kailangan ko to this weekend and may kailangan akong i-shoot. Kapag umorder ako sa Lazada or Shopee, kailangan kong hintayin yung shipping date kasi yun, alam naman natin na it will take time kapag ka-umorder online and kailangan po talaga siyang hintayin kasi given na yung process, yung logistics from the seller tapos dun sa order hub, tapos bago pumunta sa bahay. So, wala akong choice kundi maghanap ng way para ma-order to agad-agad. So, ginawa ko, since available yung Instagram ng JG Superstore at JG Superstore, so check nyo sa Instagram nila. So, nag-message ako dun kung pwede ko bang ma-order yung AD400 directly sa Instagram or sa kanila mismo. And without around mga 10 minutes lang or within 5 minutes nag-reply agad yung representative ng JG Superstore and sabi nila, pwede daw. And tinanong ko if open ba to or dun sa mga somehow naka-engage lang nila na customer. And surprisingly, yon sabi nila ang JG Direct or yung direct ordering system nila is open for all and open for everyone, yung sabi nila. So, nakakatuwa kasi at least yung mga ganitong panahon na kailangan natin agad ng equipment na gusto nating bilhin, pwede na natin dumaan or pwede tayong dumaan sa JG Superstore Facebook page or Instagram direct message and doon tayo umorder. So, without further ado, let's unbox this AD400. Sobrang nakakatuwa kasi sobrang fast transaction lang from JG Superstore. And eto, nandito na nga at excited na akong magamit talaga to for our portrait and product shoots. So this AD400 Pro is, since 400 nga sabi niya, 400 watts strong power and meron siyang 380 full power output. Color temperature changes within plus 75K over the entire power range. Eh, sabi dito, by replacing the adapter ring, it supports to install different accessories, Bowens, Broncolor, Elichrome, Profoto, or any other brand. Sabi dito, equipped with 30-watt LED modeling lamp. So, meron kang modeling lamp. So, ano ba yung modeling lamp sa mga nanonood at hindi pa masyadong gamay yung strobes? So, yung modeling lamp or yung modeling light na meron tayo sa strobe natin is useful siya kasi malalaman natin kung saan ba tatama yung flash natin once na nag-strike or once na clinic mo na yung shutter button. And also, sabi dito, big capacity lithium battery pack. So, ito ay pwedeng battery, pwedeng direct power source. So, ayun. Maganda to kasi pwede ko siya dalhin outdoor nang hindi iniisip kung meron bang outlet doon na pagsasaksakan ng flash natin. So, dito sabi dito, built-in Godox 2.4G wireless X system to support Canon ETTL. Wirelessly adjusting and triggering, fully supports TTL functions, FEC 1 over 8,000 of a second HSS or high speed sync. So, multi-flash, stable color temperature function. And itong flash na to, sabi sa paper, only weighs 2.1 kg, flash tubes and reflector are not included. With compact body and great portability. So, sobrang excited na ako na, ayan, na i-unbox to kasi for over the past few months na nagpo-photography tayo, like product and portrait, ang gamit lang natin is yung external flash and wala tayong ganitong strobe light. So, ano ba tong nasa loob ng box natin? So, para makita nyo din, ayan. So, pagbukas sa pagbukas nyo, ang bubungad sa inyo is, syempre, paperworks. So, alam naman natin yan. Kailangan natin itong basahin kasi para at least malaman natin ano ba yung mga kailangan natin sa mga photography ano natin na ginagawa. So, ayan, manual. So, after that, meron dito QC pass. So, quality control pass. If nakapasa ba sa quality control. Whoa, ito yung mount.
So pagka nilagay nyo to sa Godox mismo na AD400, makakabitan nyo siya ng Bowens mount. So ito ay either modeling lamp or ito yung flash mismo. So hindi ko pa nakikita mismo yung strobe na AD400. So ingat lang kayo kasi fragile tong mga ganitong bagay. So ito yung battery power niya. Ayan, ito yung i-charge natin at ikasasaksak sa power cable. Tapos ito yung battery niya. Ay, battery tuloy. Ito yung ano niya, power adapter. So power adapter and yung cable. So ito, power adapter, isasaksak nyo papunta dito. And lastly sa bag, ito ang makikita nyo. Yung mismong flash. Ang ganda lang kasi dun sa pag binili nyo itong AD400 or other AD series like AD600 Pro, meron ng kasamang bag. So hindi na kayo mahihirapan kapag kailangan nyo i-travel yung flash nyo. So meron ng kasamang bag and sobrang useful nito. So ayan, meron siyang kung gusto nyo matilt yung light. Tapos ito yung kabitan ng light stand. Speaking of light stand, bago tayo pumunta dito. Merong binigay na unexpected yung JG Superstore sa akin na light stand. Ayan. So meron akong free light stand para ang useful lang kasi pagka gusto ko nang gamitin to agad, nasa on location shoot ako tapos pina-deliver ko, at least meron ng baon na extra light stand. So yon. Okay, eto na yung strobe. Alam mo talagang heavy duty despite na plastic. So plastic. Yung iba metal. So mostly ng build niya is plastic. So kailangan yung ingatan din as much as possible. Ayan. So, para matanggal nyo to, kasi kapag unang bukas nyo, para mas hindi nyo maalaman kung paano nyo siya tatanggalin, huwag nyo masyadong pipwersahin kasi mahirap na masira nyo. So, meron ditong switch button, ito, itong part na yan. So, i-switch, i-pull nyo lang muna bago nyo tanggalin. So, ayan. Matatanggal nyo na siya. Tapos, itong mount na to, pwede nyo palitan nga at ikabit itong ating yon. Nandyan na siya. Yon. Ay. So medyo kinakain tayo nito, no? Ito ay parang mini reflector. So pwede nyo itong gamitin kung wala pa kayong masyadong light modifier and gusto nyo na siyang gamitin straight out of the box. So, ayan. So hindi nyo na ito makakabit at matatakip dito sa ating flash kapag ka kinabit nyo yung adapter ng Bowens mount. So basically, that's our unboxing of this light. And sobrang excited na ako magamit to sa shoot kasi it gives you a whole new perspective, especially if you're parang mostly ginagamit nyo is ambient light and yung natural light. Maganda to. Maganda tong gamitin to mga external flash na to paint your frame na something more interesting, na magkaroon kayo ng mga light streaks sa likod or something na anything na naiisip nyo creatively, pwede nyo gamitin once na meron na kayong ganitong external flash. So, I do suggest na itry nyo din na mag-explore kayo kung paano nyo ba gagamitin yung mga flash na to kasi sobrang nakaka-add siya ng creativity, especially kapag gusto nyo ikaw yung person na gusto mag-experiment lagi. So, these lights will help you to extract more of your creativity, not just only the natural light. And also, so ano ba yung mga use ba ng external flash na to or strobe lights? Lalo kapag ka nagpa-product shoot ka, syempre hindi naman lagi na hahabulin mo yung natural light kasi sa pagpa-product shoot, minsan tumatagal yan ng mga 12 hours or more. So, in my experience, sinasabi ko sa client ko dati na dapat 8 to 5 lang ako mag-work kasi nga habulin ko yung light. Pero right now na meron kang external flash or meron na tayong dedicated light for our shoots, kahit abuti tayo ng gabi, pwede nating ma-replicate yung gusto nating ilaw without chasing the light. And ayun,
pwede nating ma-build, and iba talaga sa feeling once na na-create mo yung gusto mong lighting. Tapos sobrang ganda pa nung tama ng ilaw na ginawa mo. Kasi nakokontrol mo, di ba? Pwede mong gawing na parang umaga, pwedeng panghapon, or pwedeng gabi, or pwedeng something dramatic look. So this is the use of these external lights. And later on, baka pwede pa tayong mag-acquire ng iba pang strobe lights para magkaroon tayo ng magagandang lighting effects sa ating mga photos. So that's all for today, guys. And once again, thank you for JG Superstore for having this super fast transaction. And ayun, nakuha natin tong Godox flash na to at magagamit na natin siya this weekend. So that's all, guys. So once again, this is Geronimo. If you want to learn more about photography, videography, editing, and vlogging, please consider clicking the subscribe button. And also, if you like this unboxing video, don't forget to click the like and share button. If you want to support this channel and me creating more videos in the future, don't forget to click the Buy Me a Coffee site link in our description box below. Meron din tayong membership. So, try nyo i-check yan. I-click nyo lang yung join button. And lastly, I think that's it. Masyado na mahaba yung closing natin. Once again, this is Geronimo. Thank you for watching this video. See you on my next one. Bye. Peace.